Magandang umaga mga bro, sis, madam, sir. May ibabahagi naman po ako sa inyo tungkol sa mga halamang gamot. Panghilot po ito at saka gawing gamot sa arthritis. At pwede din ito sa mababasang bangis na hayop tulad ng mga aso, ahas, lahat po na mababangis. Ito po, gumagawa po tayo ng langis ng niyog. Yan po. Napakagabango na langis ng niyog. May mga sangkap po tayo para magawa ng mga gamot. Ito na po. Ito po ay tambal uli o himag na tinatawag, na may sapot. Ito naman ay dahon. Alam mo yung dahon ng sambong. May luya at saka iba at iba pa. Ayan. Ayan po. Tumutunog na yung natin. Inaalang natin yung apoy. Ayan. Ang gagawin natin, unahin natin to ang tambal uli. Ito po ang unahin natin para ay maganda ang ano natin, yung pagkaluto ng gamot. Maganda po yan. Yung kunti lang yung tambal uli natin, maganda yung marami. Kaso wala na tayong ano, binilad ko na yung iba. Kasi ano pa, fresh. Ngayon ito, nabilad ko na ito. Ito ay maganda. Ang gagawin natin ay haluin natin. Wala tayong panghalo. Ito. Haluin natin. Ayan. Yung tambal uli o himag, haluin natin ng mabuti para maging maganda yung pagkaluto niya. Mabango. Mabangong mabango. At saka isunod naman natin ang sambong. Ayan. Pwede ito gawing pampatak, pang inumin, sakit sa lalamunan, ubo. Pwede din ito. Ayan. Yalo na natin. Meron din itong anong tawag dito, yung mapait na baging, maganda din ito. And napakabango ang ating ginawang gamot. Para may idea naman kayo kung paano lutuin. Ayan, maganda ta sana yung mga yung tambal uli natin, marami, para maging maganda yung pagkaluto. Dahil ito ay lalabas po yung sapot. Eh, konti lang yung ano natin, tambal uli. Ayan. Ayan po. Maganda sana kung meron kayong lemon grass, lagyan nyo rin ng lemon grass. Dahil yung lemon grass ay napakaganda po yan.